Henesis Kabanatang 18. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong insina ni Mamre habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda ng kainitan ng araw. At itiningin ang kanyang mga mata at nagmalas, at narito tatlong lalaki ay nakatayo sa tabi niya. At pagkakita niya sa kanila ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda, at sumukod siya sa lupa at nagsabi, "Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay pinamamanhi ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Itulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo sa lilim ng kahoy. At magdadala ako ng isang subong tinapay at inyong palakasin ang inyong puso. At pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo, yamang kayo'y naparito sa inyong lingkod." At nagsipagsabi, "Mangyari ang ayon sa iyong sinabi." At si Abraham ay nagmadaling napasatol na ni Sara at sinabi, "Maghanda ka agad ng tatlong takal na mainam na harina, iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay." At tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng isang bata at mabuting guya at ibinigay sa alipin, at siya'y nagmadali upang lutuin. At siya'y kumuha ng mantikilya at ng gatas at ng guyang niluto niya at inihain sa harapan nila. At siya'y tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy, at sila'y nagsikain. At sinabi nila sa kanya, "Saan naroon si Sara na iyong asawa?" At sinabi niya, "Narito, nasa tolda." At sinabi niya, "Walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating. At narito't si Sara na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki." At narinig ni Sara sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. Si Abraham at si Sara ay matatanda na at lipas na sa panahon. At tinigilan na si Sara ng kaugalian ng mga babae. At nagtawa si Sara sa kanyang sarili na sinasabi, "Pagkatapos na ako'y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan at matanda na rin pati ng Panginoon ko." At sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Bakit tumawa si Sara?" Na sinasabi, "Tunay kayang ako'y manganganak na matanda na ako? May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating, at si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki." Na magkagayoy nagkaila si Sara na sinasabi, "Hindi ako tumawa sapagkat siya'y natakot." Ngunit sinabi niya, "Hindi gayon, kundi ikaw ay tumawa." At nangagtindig doon ang mga lalaki at nagsitingin sa dakong Sodoma, at sinamahan sila ni Abraham upang ihatid sila sa daan. At sinabi ng Panginoon, "Ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Dangang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay, at pagpapalain sa kanya ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat siya'y aking kinilala upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya." At sinabi ng Panginoon, "Sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalupa, ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin. At kung hindi ay aking malalaman." At ang mga lalaki ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma. Tatapot si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon. At lumapit si Abraham at nagsabi, "Ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama?
kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan? Lilipulin mo ba at patatawarin ang dakong iyon alang-alang sa 50 banal na nasa loob niyon? Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mapara sa masama. Malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong iyon alang-alang sa kanila. At sumagot si Abraham at nagsabi, narito, ngayon nangangahas akong magsalita sa Panginoon. Akong alabok at abo lamang. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo ba? Dahil sa 5 kulang ang buong bayan? At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng 45. At siya'y muling nagsalita pa sa kanya at nagsabi, marahil ay may masusumpong ang 40. At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 40. At sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita. Kung sakaling may masusumpong doong 30. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng 30. At kanyang sinabi, narito ngayon, ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon. Kung sakaling may masusumpong doong 20. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. At sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan. Kung sakaling may masusumpong doong 10. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. At ang Panginoon ay nagpatuloy. Pagkatapos na makapag-usap kay Abraham, at si Abraham ay nagbalik sa kanyang dako.